Hello guys, welcome back pala sa channel natin. And for today's video, kaya may nakikita kayong water filter dito sa harapan natin dahil papalitan natin yung laman yan. Last year kasi natin ito in-install and mukhang kailangan na natin palitan yung filter sa loob. Dahil nga lumalabo yung tubig, siguro malibag na yung laman yan. Sa mga nagpapagawa ng bahay pala, mas maganda kung paplanuhin nyo na kung saan nyo ilalagay yung water filter nyo. Mas maganda guys kung sa gawing hindi masyadong kita ng tao, sa mga gawing bandang likod or gilid ng bahay, doon kayo maglagay ng water filter. Ayan. Ang presyo pala nito guys, sa Lazada natin to in order ay 4,000 plus. Parang nasa 4,200 ata yung bili ko nito sa Lazada. And tapatan nyo na lang yung mga sale para medyo may discount kayo. Ang kasama pala nito guys ay itong blue. Yan, tapos yung meron siyang laman sa loob. Meron siyang 10 micron, 5 micron, tapos 1 micron and carbon black. Ngayon, ito rin kasama na sa binili ko. Yan, isang set yan. I-deliver na sa inyo ng buo. Yan, sa Lazada ko yan binili. Then, mas maganda guys kung bibili na rin kayo ng extra na bala or yung filter sa loob. Ito pala yung binili natin guys, nasa 1,000 pesos naman to. Bumili tayo ng 10 micron, ginaya lang natin yung setup natin noona. Meron tayong 5 micron, then meron tayong 1 micron. Ang purpose nitong tatlo na to guys ay salain. Itong 10 micron, medyo mas malalaking particles yung masasala niya, tapos makakalusot yung medyo mas maliliit sa kanya. Then, si 5 micron naman yung magsasala ng medyo mas maliliit na particles. Then, ito naman si 1 micron, sobrang liliit na niya. Siya na rin yung magsasala sa pinakamaliliit na particles. Yung mga hindi na nakikita ng tao. Then, ito naman si carbon black. Ang ginagawa niya ay nire-remove niya yung mga pollutants. Tapos, kasama na rin doon yung mga metals such as lead. Yan, nakalagay naman sa description niya ito guys. Yan, ito yung pang 4 stage natin. Ang tawag dito ay 4 stage water filter. Yan, para pala mabuksan natin to guys, kailangan muna natin tong yung ating source ng water, kailangan natin patayin dito. Yan, kailangan guys meron kayong gate bulb dun sa filter natin. Ito yung pinaka gate bulb natin. Yan, kailangan natin itong i-off. Yan, para pag binuksan natin yung water filter, hindi natatapon yung laman sa loob. Ayan guys, gagamit tayo ng tools na to para mabuksan natin itong water filter. Ang gagawin natin guys, meron tayong release dito. Kailangan natin pinutin muna to. Yan, para mawala yung pressure. Yan, wala ni pressure nito. Then, ito rin. Yan. Kailangan natin pinutin ito para mawala yung pressure. Para pag binuksan natin, hindi masikip. Yan. Hindi kasi mabubuksan yan kapag hindi mo nirelease yan, guys. Eh. Kailangan mawala yung pressure sa loob. Yan. Tapos, gamitin na natin ito. Isusot natin ito dito. Yan. Kailangan natin yung isuot. Yan, ganyan. Tapos, itutulak na natin to. Yan, ganoon lang, bukas na guys, yung ating water filter. Yan. Meron talagang laman to guys na tubig dahil filter nga to. Dito naiipon yung mga tubig natin. Yan, ganoon lang guys, magpapalit tayo ng filter. Ayan, may pressure pa yung hindi natin na-release masyado. Ayan, pipinuto nyo na ipula kapag parang malakas yung talsing ng tubig. Ayan. Ito guys, medyo malibag na yung ating filter. Ayan, tumutulo pa yung ating tubig dahil meron tayong tubig na galing pa sa taas ng bahay. Ito guys, yung ating water filter. Napakalibag na, kaya kailangan niyang palitan. Ang recommended nito guys ay 6 months. Pero kung matcha-check nyo at sobrang libag na ng ating water filter, kagaya nyan, kailangan natin niyang palitan. Tapos ito guys, yung kulay blue, kailangan natin ito linisin.
Buksan natin yung iba. Ito na yung nabuksan nating water filter. Ito pala yung laman nito. Ito isang 10 micron. Ito yung 5 micron. Then, ito yung 1 micron. Tapos, ito naman yung carbon black. Yan. Tapos, para malinis pala natin to guys, kailangan natin ng sponge. Then, kung mayroon kayong pang-spray, mas maganda. Hindi kasi natin magamit yung hose natin kasi napatay nga natin yung gate valve. Pag binuksan kasi natin yung gate valve, tatapon dito. Tatapon dyan yung tubig kaya hindi natin mabuksan yung gate valve. Ngayon, meron naman tayong tubig dito. Yun na lang pang nilinis natin. Ito. And guys, lilinisin ko muna tapos ikakabit na natin yung mga bagong filter. Ito guys, kapag ikinabit natin, dapat naka-stable yung nasa gitna. Naka-sentro. Dahil kung mapapansin nyo, dito, meron tayong butas sa gitna. Dapat nakatapat doon yung ating filter. Ngayon, ikabit na natin. Dapat naka-stable yung nasa gitna para saktong-sakto siya. Doon sa butas sa gitna. Yan. Ganun lang guys. Tapos pihitin na natin. Yan. Pag kasi hindi nakasentro, hindi magagamit ng maayos yung filter natin. Hindi natin na ma-utilize ng 100% yung kanyang filtration. Tapos pagka mahigpit na guys, gagamit na tayo nitong tools. Itong tools kasama to pag binili nyo yung water filter. Pagpahigpit. Yan. Okay na guys. Ito naman, dito tayo sa 5 micron. Ganun lang din guys. Yan. Kailangan naka-stable ay naka-sentro. Yan. Kailangan ipapatong muna natin to. Then, pag naka-sentro na, na-stabilize na. Yan. Ikutin na natin. Ngayon, parang hindi siya na-sentro. Yan. Ulitin lang natin guys. Kailangan kasi naka-center guys. Ayun. Yan. Pihitin lang natin. Yung ganitong filter guys, sa mga hindi nakarinig kanina, 4,000 plus sa Lazada. Ngayon kung sa mall kayo bibili dahil branded, mas mahal. Yan. Yan, mahigpit na yung ating pangalawa. Then, dito naman tayo sa 1 micron. Yan. Ipatong muna natin para mag-stabilize siya sa center. Yan. Kailangan kasi naka-center, guys. Tapos, ikakabit na natin. Yan. Ganun kadali lang, guys, magpalit ng filter. Yung presyo naman ng ating filter, yung bala, yung nasa loob. Dali, ayaw mga sentro. Nagkakaproblema tayo. So, may bakat. Ayan o, hindi siya nakasentro. Dapat kasi guys, nakasentro to. Pag hindi siya nakasentro, hindi natin ma-utilize na maayos yung filter. Dito nahihirapan tayo. Paano yung gagawin natin? So, baliktarin natin itong filter natin. Pwede naman itong baliktarin. Dapat kasi nakaganto ito guys. Yan. Ikabit natin ulit. Yan. Ayan, mukhang okay na guys. Mukhang sa mentro. Ito na yung third stage natin. Medyo may kamahalan din yung mga filter kaya hanggang 4 stitch lang tayo. Yung iba bumibili pa ng tangke yung kulay blue. Medyo may kamahalan na yun guys. Dito na tayo sa pang last yung ating carbon. Carbon black ang tawag dito. Yan.
Kailangan nakasentro rin siya. Yan. Pagka hindi siya nasentro guys, mahihirapan tayo mahigpitan. Ayan, nakakabit na yung ating mga filter. After nito, magte-testing na tayo. Ayan. Ayan guys, naikabit na natin yung apat na filter. Ngayon, kailangan natin mag-testing. Magli-leak test tayo. Titingnan natin kung may mga sisingaw dito. Ngayon, buhayin natin yung gate valve natin. Ayan. Ayan. Tumutunog na yung mga tubig papasok sa ating filter. Kung mapansin natin, wala namang sumisirit, wala namang sumisingaw. Ayan. Mukhang okay naman yung pagkakakabit natin. And makikita naman natin yan kapag may tulo. Kinabukas na pwede natin i-check kung may tutulo. Ayan guys, ngayon naman itetest natin yung tubig natin. Dahil napalitan na natin yung filter, siguro malinis naman ay tubig natin. Ayan. Maganda rin yung pressure ng tubig natin kahit may ano, may filter. Malakas pa rin. Ayan, kung mapansin nyo, malakas yung pressure ng tubig natin. Ayan, malinaw naman yung ating tubig. Hinaan natin. Ayan. Puti yung palanggana natin and makikita mo naman na maputi rin yung tubig natin. Ayan. Ganun lang guys. 4,200 yung bili natin sa Lazada. Then yung bala niya is 1,000 pesos. So gumastos tayo ng 5,000 dito. Ngayon kailangan natin ng extra na bala. Baka mag-order ulit ako. Ayun lang guys. Sana may natutunan kayo kung paano magpalit ng filter and kung magkano yung presyo ng filter. Ngayon, pagka may i-video pa tayo, baka i-video ko naman yung hagdan natin, yung finish na hagdan natin dahil may nag-comment pala sa ating video na gusto makita yung finish na hagdan natin. Ayun. See you na lang sa next vlog natin and thank you. Bye!